Hello mga ka-JVlog, welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, gusto ko i-share sa inyo ang top 5 Samsung smartphones ko na pwedeng mabili ngayong first quarter ng 2022. So tara mga ka-JVlog, check natin. So yan, for today's video, Samsung smartphones naman po tayo. And alam nyo naman na maraming nilabas si Samsung na smartphone ngayong April 2022. Dahil yung buong lineup ng A series ay nilabas sila. Kaya marami talagang consumers ang nahihirapan kung ano ba ang smartphone ang para sa kanila. So sa video na to, kung Samsung smartphone ang napupusuan nyo, ayan. Para sa inyo tong top 5 na listahan ko. So quick reminder lang na itong listahan ko na to ay from January to April 2022. So start na natin sa panglima at yan ang kanilang affordable na Samsung Galaxy A03 na meron tatlong variants na ni-release dito sa Philippines. Yung unang variant niya ay mayroong official price sa 5,490 pesos or almost 5,500 pesos, na meron 3GB at 32GB internal storage. Yung pangalawang variant niya ay mayroong official price sa 6,490 pesos or almost 6,500 pesos, na meron 3GB at 64GB internal storage. At yung pinakamahalang variant niya ay mayroong official price na 7,490 pesos or almost 7,500 pesos, na merong 4GB at 128GB ang internal storage. So napakadami nyo pong pagpipilian dito sa Samsung Galaxy A03. Pero kung meron naman kayong extra budget, I suggest go for the higher variant, dahil panigurado malaking tulong po yung extra RAM and extra storage. Meron siyang dual rear camera. Yung main camera niya is merong 48MP f1.8 aperture, at yung front camera niya is merong 5MP f2.2 aperture. Sa screen naman, meron siyang 6.5 inches PLSD FT LCD display na merong resolution na HD Plus 720x1600 pixels, na merong 270 pixels per inch. So OS naman, out of the box, meron siya Android 11 with One UI Core version 3.1. Sa chipset, meron siya Unisoc T606, meron siya octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.6 GHz, and sa GPU meron siyang Mali G57. Pagdating naman sa battery, meron siyang 5000 mAh non-removable battery with 10 watt charging. So para sa akin, yung una maganda sa Samsung Galaxy A03, of course yung kanyang presyo, dahil very affordable nga. Pasok na pasok siya sa budget ng karamihan ng mga consumers, and alam nyo naman dito sa atin, marami talagang naghahanap na very affordable na smartphone na mga gamit nila. At isama nyo na si Samsung Galaxy A03 dyan. So nagamit ko naman na to si A03. Okay naman so far yung kanyang specs. Pero kung isa kayong consumer na isang gamer, panigurado hindi po para sa inyo to si A03. Itong smartphone na to ay para sa mga consumers na very light lang naman ang ginagawa sa smartphone at gusto ng isang smartphone na very durable. And nung game test ko itong si A03, nagulat ako sa kanyang gaming performance, dahil nakaka-handle siya ng mga modern games. And okay na okay pong mag-Mobile Legends dito. Number 4 sa ating listahan is the Samsung Galaxy A33 5G, na meron tatlong variants na nirelease dito sa Philippines. Yung unang variant niya ay merong official price sa 18,990 pesos or almost 19,000 pesos, na merong 6GB at 128GB ang internal storage. Yung pangalawang variant niya ay merong official price sa 19,990 pesos or almost 20,000 pesos, na merong 8GB at 128GB ang internal storage. At yung pinakamahal na variant niya ay merong official price sa 21,990 pesos or almost 22,000 pesos, na merong 8GB at 256GB ang internal storage. Meron siyang quad rear camera. Yung main camera niya is merong 48MP f1.8 aperture. Sa front camera naman, meron siyang 13MP f2.2 aperture. Sa screen naman, meron siyang 6.4 inches Super AMOLED display na merong resolution na Full HD Plus 1080x2400 pixels, na merong 411 pixels per inch. Meron siyang Corning Gorilla Glass 5 protection, na 9Hz screen refresh rate, and a punch hole display. Sa OS naman, out of the box, meron siyang Android 12 with One UI version 4.1. Sa chipset, meron siyang Samsung Exynos 1280 5G. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.4 GHz. And sa GPU, meron siyang Mali G68 MC4. Pagdating naman sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery with 25 watt fast
charging. So, ang pinaka nagustuhan ko dito sa Samsung Galaxy A33 5G at kung bakit nasa listahan ko siya is of course dun sa kanyang bagong feature, which is meron na siyang IP67 water and dust resistant. So, ito po yung bagong A-series na smartphone na merong water and dust resistant. Number 3 sa ating listahan is yung bagong labas na Samsung Galaxy A53 5G na merong tatlong variants din na na-release dito sa Philippines. Yung unang variant niya ay merong official price na 22,990 pesos or almost 23,000 pesos na merong 6GB RAM at 128GB ang internal storage. Yung pangalawang variant niya ay merong official price na 23,490 pesos or merong 8GB RAM at 128GB ang internal storage. At yung pinakamalo variant niya ay merong official price na 25,490 pesos or almost 25,500 pesos na merong 8GB RAM at 256GB ang internal storage. Meron siyang quad rear camera. Yung main camera niya is merong 64 megapixels f1.8 aperture and yung front camera niya is merong 32 megapixels f2.2 aperture. Sa screen naman, meron siyang 6.5 inches Super AMOLED display na merong resolution of Full HD Plus 1080x2400 pixels na merong 120Hz screen refresh rate and a punch hole display. Sa OS naman, out of the box, meron siyang Android 12 with One UI version 4.1. Sa chipset, meron siyang Samsung Exynos 1280. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.4GHz. And sa GPU, meron siyang Mali G68MP4. Pagdating naman sa battery, meron siyang 5000mAh non-removable battery with 25W fast charging. So, kaya nasa listahan ko itong si Samsung Galaxy A53 dahil sobrang nagustuhan ko po yung kanyang predecessor, which is yung Samsung Galaxy A52 5G. At yun, tinignan ko naman yung specs nila. Medyo hindi naman sila nagkakalayo ng specs ng kanyang predecessor. Naiba lang yung kanyang chipset pero pagdating sa display ay parehong-pareho lang. And based sa experience ko sa A52 5G, sobrang na-enjoy ko po yung viewing experience sa smartphone na yun. Kaya paniguradong dito sa A53 5G, paniguradong ma-enjoy nyo rin yung viewing experience nyo dito. Nakakatuwa na hindi nila dinowngrade yung display dito sa A53 5G. And pagdating naman sa camera specs, okay naman dahil meron siyang OIS or yung Optical Image Stabilization at support niya ang 4K video recording. Isa pa rin tong advantage ni A53 5G sa mga ibang mid-range smartphone na kapresyo niya, meron siyang IP67 water and dust resistant. Tulad ng sinabi ko sa ibang video ko, ilan-ilan pa lang ang mid-range smartphone na meron ganyang feature. Number 2 sa ating listahan is yung Samsung Galaxy M52 5G na merong official price dito sa Philippines sa 22,990 pesos or almost 23,000 pesos na merong 8GB RAM at 128GB ang internal storage. So itong smartphone na to ay na-release noong November 2021 dito sa Philippines. Quick reminder lang na online exclusive to since M series siya. Ang maganda kasi dito sa M52 5G, kung bakit number 2 siya sa aking listahan is of course sa kanyang presyo. Dahil as of ngayong April 2022, nag-price drop na po si M52 5G na makukuha nyo na lang siya sa halagang 17,000 pesos. And sa official store yan ni Samsung sa Lazada. At yan, ilalagay ko yung link yan mga ka-JVlog kung interesado kayo dito sa M52 5G. Napakalaki po ng pre-nice drop netong smartphone na to. Meron siyang triple rear camera. Yung main camera niya is merong 64 megapixel f1.8 aperture. And yung front camera niya is merong 32 megapixels f2.2 aperture. Sa screen naman, meron siyang 6.7 inches Super AMOLED display na merong resolution ng Full HD Plus 1080x2400 pixels na merong 120Hz screen refresh rate. Sa OS naman, out of the box, meron siyang Android 11 with One UI version 3.1. Pero sure ako na pwede itong ma-update sa latest software ni Android and ni Samsung. Sa chipset, meron siyang Qualcomm Snapdragon 778G 5G. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.4GHz and sa GPU meron siyang Adreno 642L. Pagdating naman sa battery, meron siyang 5000mAh non-removable battery with 25W fast charging. So, syempre, ang pinakasulit dito sa smartphone na to is yung kanyang presyo today. Ayan nga, 17,000 pesos na lang siya. Meron na kayong smartphone na merong Qualcomm Snapdragon 778G 5G na chipset. So, alam nyo naman yung chipset na yan ay very powerful at karamihan natin nakikita yan sa mga mid-range smartphone na merong presyo nga na 20,000 pesos ang presyo. So, yun nga, ang presyo nga niya before is almost 23,000 pesos at ngayon,
isa sa 17,000 pesos na lang siya. So napakagandang deal na po yan mula sa Samsung. At ang number 1 sa aking listahan is of course yung bagong labas sa flagship smartphone ni Samsung, ang Samsung Galaxy S22 Ultra, na merong tatlong variants na na-release dito sa Philippines. Yung unang variant niya ay merong official price na 68,990 pesos or almost 69,000 pesos sa merong 8GB RAM at 128GB ang internal storage. Yung pangalawang variant niya ay merong official price na 72,990 pesos or almost 73,000 pesos na meron 12GB RAM at 256GB ang internal storage. At yung pinakamahal na variant niya ay merong official price na 80,990 pesos or almost 81,000 pesos na merong 12GB RAM at 512GB ang internal storage. So nakakalula po yung presyo netong top of the line na smartphone ni Samsung today. Etong S22 Ultra ay pinag-combine na S-series at Note series. Alam nyo naman po na ineliminate na po ni Samsung ang Note series sa kanilang lineup today at pinalitan na nila ng Z series, yung mga foldable phones nila. Meron siyang quad rear camera, yung main camera niya is merong 108 megapixel main camera na merong f1.8 aperture. Meron siyang 12 megapixel ultra wide, 10 megapixel periscope telephoto lens at 10 megapixel telephoto lens. At syempre support niya ang 8K video recording. Pagdating naman sa front camera, meron siya 40 megapixels at na merong f2.2 aperture at capable naman ng 4K video recording. Sa screen naman, meron siyang 6.8 inches dynamic AMOLED 2X display na merong resolution na Quad HD Plus 1440x3080 pixels na merong 500 pixels per inch. Meron siyang Corning Gorilla Glass Victus Protection na 120Hz screen refresh rate, S Pen Stylus Support, and a punch hole display. Sa OS naman, out of the box, meron siyang Android 12 with One UI version 4.1. Sa chipset, meron siyang Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 3 GHz. At sa GPU, meron siyang Adreno 730. Pagdating naman sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery with 45W fast charging. So, wala nang kaduda-duda mga ka-JVlog kung bakit number 1 sa akin itong Samsung Galaxy S22 Ultra. Siyempre, ito po yung bagong labas ng flagship smartphone ni Samsung as of today. At kung makikita nyo naman yung specs nito, top of the line talaga. Napakaganda ng specs niya, mapa chipset, display, camera, fast charging, at yung mga iba't ibang features na ma-offer netong smartphone na to. So yun lang mga ka-JVlog, yung top 5 Samsung smartphones ko ngayong first quarter ng 2022. So napakadami nyo pong pwedeng pagpilian na Samsung smartphones today. At ito po yung top 5 para sa akin na pwede nyo mabili ngayong first quarter ng 2022. So sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayong bumili ng Samsung smartphone today. At kung interesado po kayo sa mga smartphones na to, ayan mga ka-JVlog, ilalagay ko po yung mga links nila sa description.